Hello, welcome back to our channel. This is Sir Dap. Dap lecture. At ang B-lecture natin ngayon ay ang stroke. Common ang stroke sa Pilipinas. According to the Stroke Society of the Philippines, ang stroke daw ang pangalawa sa pinakadahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dito sa bansa at ang pangunahing dahilan ng disability ng mga Pilipino sa Pilipinas. Lahat tayo mayroong kakilalang na stroke, di ba? At saka lahat tayo pwedeng ma-stroke. Kaya alamin natin yung stroke. Kasi maiiwasan mo lang isang bagay kapag ka alam mo ito. Kaya itong video na to, hindi lang to para sa'yo. Para to sa kapamilya mo, kapuso mo, kapatid mo, kabagyan mo, pati sa kaaway mo. At pati dun sa mga taong nang iwan sa'yo. Yan. Aww. Kaya i-share mo tong video natin at panoorin mo. Come on, do it! Una, ano ba yung stroke? Tinatawag din tong brain attack or atake sa utak. Ito ay ang pagluloko ng utak natin kapag hindi siya nabigyan ng sapat na supply ng oxygen. Yung nagdadala ng oxygen sa utak natin ay yung dugo sa pamamagitan ng mga blood vessels. So kapag hindi nadaluyan ng dugo yung parte ng utak natin, pwede itong magluko at hindi gumana ng maayos. Kagaya ng example, yung supply ng kuryente. Di ba yung kuryente para makapasok sa bahay may mga kable tayo ng kuryente? Ngayon, pag nagkaroon ng problema dyan sa daluyan ng kuryente, hindi gagana yung mga appliances natin sa bahay. O, ganun din yung utak natin. Pag hindi nadaluyan ng dugo yung mga parte ng utak natin, hindi rin gagana ng tama yung mga parte ng utak natin na apektado. Yan yung stroke. Okay? Kasi ganito, bebe. Yung utak natin, yan yung nagkocontrol ng lahat sa atin. Yung paggalaw mo, paningin mo, pagsalita mo, pakiramdam mo, pati emosyon mo. Kaya pagka nasira yung mga parte ng utak natin, hindi gagana ng maayos, magloloko ang mga ito at yun yung napapansin natin dun sa mga pasyenteng na stroke. Merong dalawang pangunahing klase ng stroke. Meron tayong tinatawag na ischemic stroke, meron din tinatawag na hemorrhagic stroke. Mag-exit ka na naman, mamaya ka na mag-exit ng video. Okay, kami na, i-explain natin yung mabuti. Okay? Okay. Ito na nga. Yung isang stroke nagkaroon ng barado sa daluyan ng dugo, yun yung tinatawag na ischemic stroke. Yung isa naman, yung daluyan ng dugo mismo, pumutok. Kaya tumagas yung dugo, yun yung tinatawag na hemorrhagic stroke. Stroke na barado at stroke na pumutok. So, sir, isa-isa lang. Okay, isa-isa lang. May hinahing kalaban. So, okay. Yung ischemic na stroke muna, yung stroke na barado. Nagkaroon ng bara sa mga blood vessels natin papunta sa utak natin. Yung mga blood vessels natin, ihalin tulad natin yan parang hose ng tubig. Okay. So pag nagkaroon ng barado dyan sa hose ng tubig, hindi makakadalo yung tubig. Ganon din yung mga blood vessels natin sa utak natin. Pag nagkaroon ng mga barado, doon sa mga blood vessel, hindi rin dadalo yung dugo. At doon mai-stroke yung mga parte ng utak natin na hindi makakatanggap ng dugo dahil sa barado. Sir, bakit nagkakaroon ng barado? Ano yung mga dahilan ng pamumuo ng barado sa mga blood vessels? Okay, according sa National Heart Lung Blood Institute, yan, ito ang mga dahilan ng pamumuo ng barado. Okay, number one, makinig mabuti. Number one, pagyuyosi. Paninigarilyo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya kung maaari lang, bawasan natin ang pagyosi. O kung mas maganda, unti-unti nating tanggalin yung pagyosi. Ang tanong, kaya mo bang tanggalin ang pagyosi? Yan. Kaya mo yan. Siya nga natanggal mo sa buhay mo eh. Yosi pa kaya? Okay. Come on, do it! Number two, cholesterol. Yan. Kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Iwasan natin yung mga pagkain na makolesterol. Alam na alam mo yan. Ang tanong, maiiwasan mo ba yung mga pagkain makolesterol kagaya ng pag-iwas niya sa'yo? Pangatlo, bantayan din ang blood sugar level. At iwasan natin yung pagkain ng masyadong matamis. Hindi maganda ang masyadong sweet. Tandaan nyo, maghihiwalay din yan. Huh? Hindi ko alam, anong pinag-uusapan? Pang-apat, laging i-check ang blood pressure. Araw-araw. Kagaya ng lagi niyang pag-check sa'yo nung bago pa kayo. Yan. Ngayon pa si wala na eh. Yung isa naman, yung hemorrhagic stroke.
Ito naman ay yung pagputok ng blood vessel at pagtagas ng dugo sa loob ng ulo natin. Kapag nangyari ito, mamumuo yung dugo sa ulo natin at may ipit nito yung utak natin at yun yung tinatawag na hemorrhagic stroke. Okay, Sir Da, ano naman yung dahilan kung bakit pumuputok yung mga blood vessel? Makinig, ang pangunahing dahilan ng pagputok ay ang mataas na blood pressure o alta presyon. Isipin nyo naman, parang yung tubo ng tubig sa bahay. Diba? Pag masyadong mataas yung pressure, puputok yung tubo at tatagas yung tubig. Ganun din yung pwedeng mangyari dyan sa mga blood vessel natin, na kapag ka mataas yung blood pressure, tatagas din yung dugo sa utak natin. Kaya talagang lagi nating babantayan yung blood pressure natin. Kung tumataas na ba ito sa normal. Sir Da, ano ba yung normal na blood pressure? Okay, para sa kaalaman ng lahat, ang normal na blood pressure ay less than 120 over less than 80. Wala na pong iba. Kapag mataas dyan yung blood pressure mo, i-monitor mo ito. At kapag lalo pang tumaas at hindi bumaba, agad na magpakonsulta sa doktor. Okay? Okay. Doon naman sa mga mayroong tinatawag na maintenance medication for high blood pressure, huwag po tayong papalya sa pag-inom ng gamot. Huwag po tayong makulit. Kaya nga po tinawag yan na maintenance medication. Sumunod po tayo sa doktor at lalo nating bantayan ang ating blood pressure. Kaya nga po yung dasal ko, sana po sa bawat bahay ng pamilyang Pilipino, meron tayong sariling pang-BP. Kasi yung utak natin at yung katawan natin ay hindi kagaya ng ibang bagay na kapag ka nasira, pwede mo na lang palitan. Kaya pag meron tayong nakita na stroke, we have to be fast. Again, we have to be fast. Mas maaga nating mapansin, mas maaga nating maaagapan, of course, mas mape-prevent natin yung damage sa brain. Parang apoy. Kapag maaga nating naapula yung apoy, hindi na ito kakalat. Ganun din sa stroke, every minute counts. Okay? So, Sir Da, paano namin malalaman at ano ang dapat namin i-check kung na-stroke na yung isang tao? According sa journal published in American Heart Association, ito yung mga dapat nating i-check. Balanse, paningin, kamay, mukha, salita, at oras. Ulit, B, balanse, P, paningin, K, kamay, M, mukha, S, salita, O, oras. Ang ginawa kong para tandaan dyan ay ganito. Bilisan po kilos pag may stroke. Okay? Balanse, paningin, kamay, mukha, salita, at oras. So, tignan natin. Una, balanse. Nawawala na ba ng balanse yung pasyente? Pangalawa, yung paningin. Lumalabo ba yung paningin niya o nawawala na siya ng paningin? Pangatlo, kamay. Meron na ba siyang panghihina? Ipaangat mo yung kamay niya. Tingnan mo kung pantay o meron ng panghihina yung isang kamay niya. Ganon din sa pang-apat, yung mukha. Pwede nating pangitiin yung pasyente para malaman natin kung pantay pa ba yung kanyang ngiti. Panglima, salita. Nabubulol na ba siya? Nakakausap mo ba siya ng matino? At kapag nakita mo itong mga senyales na to, ang pinakahuli yung O, oras. Again, sa stroke, every minute counts. Kailangan makatawag agad ng emergency at madala sa pinakamalapit na ospital yung pasyente. Balanse, paningin, kamay, mukha, salita, at oras. Yung mas mabilis kong way para matandaan to ay bupok maso. Bupok maso. Yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung stroke ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya tulungan niyo po ako sa pag-share ng video na ito. Ako naman po yung hihingi ng pabor sa inyo. Yan. Kung maaari lang po, ikwento niyo to sa lahat ng kakilala niyo. At i-share niyo po yung video natin para makarating yung information na to sa lahat ng Pilipino, saan mang sulok ng Pilipinas. Sa mga kaibigan natin na stroke, let me encourage you that there is healing in the name of Jesus, in faith and in prayer. It says in James chapter 5, verse 15, that prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. I just want to remind you that healing is one of God's expertise. Kapit lang po tayo. Come on, do it.
God bless you po.